Hi, hello everyone. Happy Sunday sa inyong lahat. I'm Mary Grace Stein at nandito ako ngayon sa aming place dito sa Bicol, Camarines Sur. At today, ang aking topic is about leadership. So, bakit leadership? Kasi tomorrow, alam ko lahat kayo naghihintay at excited sa presidential election. Sino ba ang ating pipiliin na maging leader natin? Alam ko today yung time na talagang nag-iisip tayo, sino ba talaga? Alam ko naman na lahat ng nagiging kandidato ay magagaling, syempre, di ba? Hindi naman yan magiging kandidato kung hindi magaling. But syempre, ang importante, mapili natin yung tao na mag-lead sa ating bansa. Hindi tayo pwedeng magkamali sa pamimili kasi kapag ka tayo nagkamali, baka later, mamumroblema tayo. Diba? So mas maganda na sa umpisa pa lang, talagang mapili natin yung tamang leader. Sa aking natutunan sa John Maxwell, merong tinatawag na 21 irrefutable laws of leadership. So, sa pagiging leader, meron tayong kailangang tingnan. Ito ba talaga yung tamang leader? Kasi sabi nga, kapag naging leader na in position, nasa position na, siya na yung gagawa, di ba? Nang gusto niyang gawin kasi siya yung nasa position. But para magkaroon tayo ng magandang community, magandang country, kailangan na maging maayos yung mga decision ng ating leader ay magugustuhan din natin. Kasi kapag hindi natin magugustuhan, hindi tayo susunod. So hindi tayo magkakaroon ng teamwork. So teamwork is very important. Sabi nga, ang leader daw, hindi naman ibig sabihin siya yung the best na matalino. Hindi naman ibig sabihin siya yung the best na super sikat. Ang leader ay yung tao na merong very good heart from deep inside at merong good morals and values at saka yung vision, nakikita niya yung vision sa ating country, para sa ating country, at yung kanyang mission ay everything naka-align, no? Kasi kung ang gusto lang ay yung position, malamang parehas pa rin ang magiging result ng ating bansa. At kailangan na piliin talaga natin sino ba talaga yung karapat-dapat, sino ba talaga yung magiging leader na hindi tayo mapipilitan na sumunod. Kundi susunod tayo o gagawin natin dahil gusto natin yung leader. Dahil yung leader ay nakakapag-inspire sa atin. Yung leader mismo ang nag-i-inspire na magtulungan tayo. Mas maganda yung hindi tayo pinipilit sa gusto nating gawin. Okay, so i-share ko sa inyo itong 21 na dapat titingnan natin na meron ang isang leader. Okay, so unang-una, ang leader ay dapat merong lead. Ibig sabihin dun sa lesson ni John Maxwell na the law of the lead, kailangan ang leader ay ahead sa atin. Ahead sa nililid niya. Ibig sabihin, kung tayo ay nasa level 3, dapat siya ay nasa level 4 or 5, no? So ibig sabihin, dapat mas mataas, mas may experience, mas may knowledge, mas nakakakita ng big picture, mas ang mission niya ay mas malaki kaysa sa mission ng mga nililid. So ang pangalawa ay ang influence. Kasi kung ikaw ay isang leader na lagay ka sa isang position, no? Na wala ka palang influence sa tao. Ibig sabihin, walang susunod sa'yo kasi wala kang influensya, no? So, yung influence, hindi lang yan dahil ikaw ay magaling, hindi lang yan dahil ikaw ay kilala. Ang influence is dahil gusto ka ng tao.
gusto ka ng mga Filipino at yung mga tao na may gusto sa iyo, yun yung gagawa ng paraan para suportahan ka. Then, pangatlo yung process. So, ang leadership, dapat merong process. Ibig sabihin, may sinusundan, pasunod-sunod. So, makikita natin na ang leader natin ay nag-umpisa sa step 1, step 2, step 3, step 4. Kasi, ang kagandahan na nakapag-start sa maliit, sa mababa, ay alam niya kung ano ang feelings, ano ang experience na nandun sa bawat steps. At ang sunod yung navigation. As a leader, dapat magaling mag-navigate kasi kung hindi niya man-navigate, maituro, ma-explain ng maayos kung saan pupunta, baka hindi makasunod ang mga mamamayang Pilipino. Baka hindi tayo makasunod kung hindi siya magaling na navigator. Kung ang explanation niya sa atin ay iba, baka iba yung mapuntahan natin. Kung hindi straight, baka kanan or kaliwa ang pupuntahan natin. Then sunod yung addition. As a leader, ano ba yung i-add niya sa atin? So, sa pamimili ng isang presidente, ano ba ang maibibigay ng presidente para sa bansa at para sa mga mamamayan? So, ano yung additional na ibibigay niya sa atin? At ang sunod, ang ating leader ba, pipiliin na leader, ay merong tinatawag na solid ground. Solid, kumbaga strong na talaga siya sa umpisa pala. Kasi minsan, ang isang napupunta sa leadership position ay hindi handa. Kaya ang ating leader ba na pipiliin ay handa, strong ba siya kahit anuman ang dumating sa kanya, no? Kasi kapag nakakarating na sa isa sa taas, marami na ang naghihila pababa. So, strong ba talaga yan? At ang sunod is, meron ba yung respect? Unang-una, ang ating leader ay meron bang respect sa sarili, sa kanyang family, at sa kanyang mga mamamayan, no? Sa mamamayan Pilipino. So, yun ang importante na nire-respeto niya ang sarili niya, nire-respeto niya rin tayo. Kasi once na ang leader ay may respeto sa sarili, sigurado ako na marirespeto niya rin yung mga tao. Then, ang sunod ay may intuition. Kasi ang leader, siya yung magde-decide. Siya yung mag-guide sa atin. Pag wala siyang intuition, ibig sabihin, may mga time na mawawala siya. Ano bang gagawin ko? Mako-confuse. Pero, itong intuition, ito ay mahirap matutunan, no? Ito ay gift sa atin ni God. Yung intuition, alam niya ba kung alin ang pipiliin, no? So every decision, ang kanyang decision ba ay laging tama o laging mali? So itong intuition, ito ay gift. Gift from God na may mga tao talagang merong intuition. So magugulat ka, bakit ba laging ang pinipili nito ay tama or para sa mabuti? Then ang sunod, itong magnetism. So namamagnet niya ba, no? Meron ba siyang kapasidad or talent na mamagnet tayo, no? Doon sa kanya. So ang ibig sabihin, ang leader makakamagnet lang ng katulad niya. So kung ang leader mabait, so tayong mga mababait ay mamamagnet niya. So kung ang leader ay hindi mabait, ang leader ay medyo iba yung layunin, ang mamamagnet niya rin tao ay yung mga tao na yon. So itong law of magnetism, no? Very important na kung sino ka, yun din yung ma-attract mo. Kaya dapat mamili tayo ng maayos na leader. Dahil kung hindi maayos ang leader, ang mamamagnet niya, yun ding mga taong yon. So ibig sabihin sila-sila ang magpapalakad, no? Then sunod, itong connection. So ang pipiliin ba natin ay merong connection sa palibot, sa family, sa sarili. Kasi ang unang-una, connection sa sarili. Importante na ang leader natin connected sa sarili. Kung ano yung sinasabi niya, sinusunod niya rin. Kung ano yung sino siya, love niya rin yung sarili niya. Kasi kapag hindi niya magagawa na
love or magkaroon ng connection sa sarili o sa family, medyo mahirap din na makapag-connect sa ating mga Filipino, no? Then sunod, yung inner circle. Sino-sino ba yung laging kasama ng ating magiging leader? Sino ba yung grupo niya? Sino ba yung family niya? Sino ba yung mga tao na laging nakapalibot sa kanya? Kasi itong mga taong nakapalibot sa kanya, siya yung magiging average niyan. Sabi nga, kung meron ka daw mga kaibigan na lagi mong kasama, for example, nandito no, sa level 1, at ang iba ay nasa level 10, ikaw daw ang gitna noon. So kung sino yung nakikita niyong palibot, no, inner circle ng ating magiging leader, ang ating magiging leader ay ang average ng inner circle na kasama niya. Then sunod, itong empowerment. So ang ating pipiliing leader ba ay good sa empowerment. So ibig sabihin, kaya niya ba na i-empower tayo, no? I-empower ang buong Philippines, ang buong family ng Philippines. So, ibig sabihin, to empower, kailangan meron kang power deep inside, hindi yung power ng anong tawag dito, ng position, but power deep inside. So, yung strong ba? Ikaw ba ang superhero ng iyong sarili, no? Kapag ka tayo ay powerful, deep inside, no? From our heart, from our mind, ibig sabihin, kaya rin natin na i-empower ang ibang tao. Then, sunod yung picture. So, nakikita ba ng ating magiging leader ang big picture? Kasi kung hindi niya nakikita ang big picture, yan yung saan tayo pupunta? Ano ang magiging, ang nakikita niya na magiging tayo, no? So, ano ba yung nakikita niya? So, yung big picture. So, napapakita niya ba sa atin ang big picture na ito yung gagawin natin, ang Philippines ay magiging ganito, kasaya, ganito kaunlad, no? Kasi kapag ka hindi nakikita ng leader natin ang big picture, tayo, hindi rin natin makikita kung saan ba tayo dadalhin, saan ba tayo pupunta. Importante na ang leader natin ay marunong magpakita sa atin ng big picture. Okay, so ayang mga shinare ko sa inyo, yan yung mga titingnan natin sa ating pipiliin. So today, ang isi-share ko rin ay ang aking napili, no? Alam ko na marami sa amin dito sa Bicol ay ang napili namin ay si Lenny Robredo. So bakit po? Hindi lang dahil taga Bicol kami, at dahil din sa mga ginawa niya na, no? So sa mga pangako niya, at nakita namin na napakaganda ng kanyang mga plataforma na gagawin, na pangako, na picture, big picture na nakikita niya na ito ang kailangan nating mga Pilipino. So, ang unang-una ay ang Angat Buhay Pilipino. So, ito yung mga plano ni Lenny Robredo, no? Na itong Angat Buhay. Ang unang priority daw ay ma-level up natin ang ating situation, no? Itong ating economy, ang ating pamumuhay. So, Angat Buhay, ang priority ay ang itong kakulangan sa trabaho, sa earnings ng mga Pilipino. So, ano ang kakulangan? Marami ang nawawala ng trabaho. Marami din ang nakatapos at walang trabaho. Lalong-lalo na yung hindi nakatapos sa pag-aaral, walang trabaho. So, kapag walang trabaho, mahihirapan i-provide ang basic needs. So, itong lack of earnings for basic needs, yan yung unang-una na gustong gawan ng paraan, gustong i-improve ni Lenny Robredo. So, ang pangalawa ay itong health. Ayusin ang
healthcare natin dito sa Philippines. Kasi sa Philippines, alam naman natin na wala talagang free healthcare, di ba? Meron lang tayo sa center pero hindi natin masasabi na yan ay talagang free or malaki ang maitutulong sa atin. So, meron tayong PhilHealth. So, yung PhilHealth, depende kung tayo ay nagbabayad. So, sabi ni Lenny Robredo, yan daw ay aayusin at tatanggalin ang corruption para lalong maging maganda at matulungan ang mga tao at also ang mga doktor at nurses at yung mga tao na nagtatrabaho sa mga hospitals and healthcare. Then ang sunod, itong papagandahin daw ang 4Ps. So ano ba yung 4Ps? So ang 4Ps, yan ay ang poverty reduction strategy, no? So ito ay nagpo-provide ng help, no, sa mga mahihirap na matulungan sila sa kanilang healthcare. Matulungan tayo sa healthcare, no? At sa education and sa nutrition, health, nutrition and education. Particularly daw sa mga bata na nag-iedad ng 0 to 14. Meron daw itong dual objectives, no? Yung social assistance to provide cash assistance to the poor to alleviate their needs, no? So yung short-term poverty alleviation. So ang ibig sabihin, kapag ka nahihirapan, no, ang isang family or ang mother, no, or para yung merong anak na matulungan ang nanay, no, at ang sanggol sa first 1,000 days para matiyak daw ang kanilang kalusugan, no? So paggagandahin ang 4Ps. Narinig ko na rin itong 4Ps sa aking mga pinsan, no? At ngayon ko lang naintindihan ano ba tong 4Ps. Dahil dito sa plataforma ng ating magiging new president. At ang pang-apat ay ang papalawakin ang school feeding program sa public primary at secondary schools para hindi daw nagugutom ang mga bata. So tutulungan, no, ang ating school feeding program. Kasi maraming kabataan ang nagugutom. So yan, tutulungan, no? Then ang susunod ay ang number 5. Ito yung susuriin daw ang ating sistema ng edukasyon at tutukuyin ang mga reforma. So malalaman natin, nakikita rin natin na ang education ay hindi gaano maayos. Unang-una, ang mga salary, no, ay medyo mababa ng mga teacher at ang dami ng tinuturuan, no? So yan ay titingnan at ayusin ang sistema kung tama ba ang system, no? At mag-aadd daw ng budget para ayusin ang mga naging damage ng COVID, no? During COVID, hanggang ngayon meron pang COVID, so karamihan ng mga schools ay online. But hindi naman lahat ay merong wifi at merong gadget na pwede nilang gamitin sa kanilang pag-aaral. Especially doon sa mga lugar na mahina ang signal. So yun ay aayusin, no? At tutulungan na makapag-provide ng mga gadgets and wifi sa mga estudyante. So yun. At ang susunod ay ang kalayaan laban sa COVID. So alam natin na ang COVID, 3 years na. Natapos na yung 3 years namin sa Okinawa at
meron pa rin COVID hanggang ngayon. So, dito naman, freedom from sickness, no? So, instead of cure, tayo ay magpe-prevent, no? Tutulungan natin ang sarili natin at ang ating community na maging healthy. At isa rin yan na nasa mission ng ating magiging president na si Ms. Lenny Robredo, ang kalayaan mula sa pangambang magkasakit. So, minsan, tayo nagkakasakit dahil nag-aalala tayo na magkasakit. Sabi nga, kung anong iniisip natin, yun din yung mapupuntahan natin. Dahil sa pag-aalala, imbis na hindi magkakasakit, nagkakasakit na lang. So, unang-una, itong kalayaan mula sa pangamba na magkasakit. So, babawasan, no? Aayusin. So, i-stop ang corruption. Ang good leaders daw, ng COVID response strategy. So, syempre, sino lang ang makakapag-corrupt? Yung mga nandyan din lang, di ba? So, yun daw ay aayusin. I-improve natin ang management dyan sa healthcare. Then, kalayaan sa gutom. Poverty, no? Hindi lang nangangambang magkasakit, but nangangambang magutom dahil nawala ng trabaho. So, kailangan na suportahan ang mga tao na nawala ng trabaho. So, nagugutom ang iba, nagkakasakit, no? Hospital support, ibibigay din para matulungan ang mga taong may sakit. At hindi na sila mahabang oras na pipila. Kasi minsan, sa pagpila mo pa lang, na nahimatay ka na, 'di ba? So, 'yun ay gagawa ng magandang sistema. Katulad sa Japan, may pila din pero maayos ang sistema. At alam ko na dito sa Pilipinas kapag nagawa 'yun ay magiging maayos din tayo. At ang healthcare doon talagang mandatory na lahat magkaroon ng healthcare. So, pre-access to healthcare, isa yan nagagawin. Kasi mas maganda nga naman na ang healthcare ay free or kahit magbayad tayo, pero konti na lang yung babayaran natin. Katulad sa Japan na ganun, konti lang ang binabayaran dahil ang government ang nagbabayad. Kasi lahat ay nagbabayad din naman ng taxes. Ang binabayad dyan ay galing din sa ating mga mamamayan. Kaya kapag tayo nagbabayad ng taxes, masisigurado natin na ang ating community, ang ating bansa ay maayos. So, then, sunod yung, anong tawag dito? Yung mga nurses and doctors. So, sila na mismo ang pupunta sa mga lugar na para matulungan ang mga tao. No? Yung vaccine. Ang vaccine ay free at maibigay sa lahat ng tao para maiwasan ang magkaroon ng COVID. So, ang sunod ay ang kalayaan sa kakulangan sa edukasyon. So, ito ay very important kasi minsan hindi rin natin alam dahil hindi rin na ituro sa atin kakulangan ng edukasyon. Especially kung hindi naman talaga nakapag-aral at importante na mabigyan ng tamang edukasyon. So, paano naman matuturuan, mabibigyan ng lahat kung ang nagtuturo ay isa lang at napakalaki dami ng estudyante. So, the more na maraming teachers, the more na yung teachers ay hindi rin nagugutom, I'm sure na magiging maganda rin yung pagtuturo, quality ng pagtuturo nila. Kung sila ay mabibigyan din ng maayos na inka na salary, di ba? Pag maganda ang salary nila, hindi rin sila na mo problema. So yung mind nila ay nakatutok lang din sa pagtuturo. Kasi kung may problema ang teacher dahil kulang sa income, may posibilidad na maraming iisipin, di ba? Okay, so yan, napakaganda sa about health, no? Kasi health is wealth. Kung may sakit tayo, paano naman tayo mag-i-enjoy? Paano naman tayo makakapag-relax kung tayo ay may karamdaman? Okay, then ang sunod ay ang
hanap buhay para sa lahat. Sino ba ang gusto nito? So, ito ay makaka-relate ang mga OFW, no? Lahat tayo, ako din, OFW for 20 years, pupunta tayo sa ibang bansa sa pag-aakala na doon ay magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan. Of course, mas mataas yung sweldo sa ibang bansa kaysa dito dahil iba rin yung kanilang money at ang expenses din ay iba din doon, yung mga prices. Kaya mataas ang sweldo, but sa mga nakikita ko, mga nakilala ko na mga nag-a-abroad for many years, for more than 20 years na nasa abroad ako, halos lahat din ay walang naiipon. So bakit ba walang naiipon? Kasi lahat naman ng perang pinapadala natin sa family natin ay halos kulang din sa ating basic needs. Kaya wala din tayong security kung nasa ibang bansa tayo, no? So isa yan na itutulong sa atin. Ang unang-una na gagawin daw ay ibalik ang tiwala sa gobyerno. So karamihan dito sa atin, especially kapag lagi tayong nanonood ng television, no? Kung ano-anong sinasabi sa mga chismis, mga marites, di ba? Mga marites sa television or sa social media, nawawalan tayo ng tiwala sa ating gobyerno, di ba? Dahil sa corruption. But hindi natin yan maaayos hanggat hindi natin ibabalik ang tiwala natin sa gobyerno. So, ang pangalawa ay gisingin ang lakas ng industriyang Pilipino. Lahat ng magagaling sabi, nandun na sa ibang bansa. Lahat ng masisipag, nandun na. So, naiwan yung hindi masisipag. So, yun ay joke lang, but makikita rin natin minsan ang katotohanan, no? So, lahat ng nurses gusto magtrabaho sa abroad. So, konti ang natitira dito sa Pilipinas na kailangan din pala natin dito. Yung mga seafarers, lahat na nasa ibang bansa, no? Nagtatrabaho para sa ibang company ng ibang bansa. But ano kaya kung magtatrabaho tayo para sa ating bansa, no? Dito tayo babalik sa Philippines. Ako akala ko rin noon ang success ay nasa ibang bansa. But nung nag-work ako doon, may pera. But hindi pala yun yung totoong success. At dahil sa malayo ka sa family mo, hindi ka magkaroon ng good relationship sa kanila. At hindi ka rin magiging masaya na malayo lang palagi. At ang pera pala na kinikita doon, kung doon din gagastusin, ay kulang pa rin. So, gisingin ang lakas ng industriyang Pilipino. So, suportahan natin yung mga fishermen, yung mga nagtatanim, suportahan natin yung mga small businesses. Kasi karamihan ng big businesses ay galing sa ibang bansa, no? So sila yung sinusuportahan natin, yung mga fast food, di ba? Sinusuportahan natin yung mga business ng nasa ibang bansa. Kaya siguro ito na rin yung time na suportahan natin ang ating mga kababayan, no? Mga Pilipino na nag-uumpisa ng kanilang mga business. Actually, ako din, ang business ko ay, ang work ko na ginagawa ay online. Ito ay company rin ng ibang bansa. But ang kagandahan nga lang ay ito ay about health na makakatulong sa ating mga Pilipino. Then, pangatlo, yung wakasan ang discrimination sa trabaho. So, alam natin na sa trabaho, marami ang kahit sa school, no, mayroong mga discrimination. Kaya palakasan, sabi nga, no? Kapag kakilala mo yung manager o kilala mo yung may-ari ng company, malakas ka. At yung hindi kakilala, yung baguhan ay laging nadi-discriminate. So, kailangan siguro na ayusin natin yan at tingnan ng pantay-pantay ang bawat isa. Then, sunod yung suporta sa maliliit na negosyo. Yun, no? Suportahan natin yung mga sari-sari store. Nung pumunta ako ng Spain, nakita ko na wala doon mga convenience store. Ang mga nandoon ay ang parang sari-sari store. Maliliit na na bread shop, maliliit na candy shop. So, yung mga business na yun ay small business ng mga Spanish. So, sana dito din sa atin ay ganun din, no? Suportahan ang sariling atin. Especially yung mga negosyo na ang may-ari ay Pilipino. Then, sunod ay saluhin ang mga nawala ng trabaho.
of course, sasaluhin ng gobyerno yung nawala ng trabaho at bibigyan ng panibagong trabaho. So paano ba yan gagawin? Yan ay magagawa kung tayo ay magtutulungan. So sinasabi nga nila, kaya ba yan gawin ng ating magiging presidente? Magagawa yan, ang ating presidente, hindi niya kayang buhatin lahat ng tao sa Pilipinas, but kaya niyang i-inspire, kaya niyang i-guide or i-influence tayong mga Pilipino na magtulungan para sa ating bansa. Hindi magagawa ng isang leader, kahit magaling pa yan, magagawa lang yan kapag tayo ay sumusunod at tayo ay magsusuporta. So kailangan ng teamwork dito. So yung leader natin, katulad nung kanina, kapag ka ang leader natin ay meron ng mga qualities ng leader, tayo ay susunod at tayo ay susuporta. At tayo ay tutulong din para mapaunlad ang ating bansa. So hindi kaya ng isa, but kaya ng dalawa, tatlo, apat, at nating lahat. Okay, so I hope na natutunan natin dito ang mga gustong gawin ng ating magiging president. At isa pa pala, plano para sa lahat. Ano ba ang plano para sa lahat? Ang plano daw ay about sa labor, OFWs, tourism, riders, secure, transport, lawyers, environment, BPO, urban poor, senior citizen, LGBTQIA+, farmers, fisher folk, women, health, IPs, PWD, at momshes for peace. So yun yung mga plan, no? Yan yung mga plano para sa lahat. So para sa ating lahat, hindi lang sa isang community. So ang mga pangako ng ating president ay napakaganda, no? Basahin ko lang ang isang promise niya. Dahil ako ay nasa Region 5, at yan ay Bicol, basahin ko lang ang kanyang pangako para sa Kamsur, no? Sabi niya dito, yung klaseng pamamahala na tapat, matino at mahusay na pamamahala, walang korupsyon, walang awayan, walang paglilinlang, dahil pinakita po natin dito mismo sa libmanan, pinakita natin na pag tayo ay namahala ng tapat, yung kakaunti nating pondo ay makakarating sa pinaka nangangailangan. Basahin natin ang Tagalog. Wait a minute. Nasaan ba yun? Nawala. Basahin ko lang in Tagalog para maintindihan ng lahat. Region 5. So makikita po ninyo ito sa internet, no? So pwede nating basahin. I-google lang natin ang lenirobredo.com. So sabi dito, pag ang pinuno tapat sa kanyang sinumpaang obligasyon, yung kaunti ay napapalaki. Yung kaunti, mas maraming lugar na madadatnan. Hindi lang dahil maayos ang paggastos niya ng pera, ng pamahalaan, pero dahil nagbibigay siya ng inspirasyon at pag-asa kahit sa ordinaryong mga Pilipinong gustong tumulong sa kanilang kapwa. So nakita ko rin yan ngayong rally dito sa Naga City, na ang mga tao talaga ay super ang suporta. Sa dami ng mga taong nagsuporta at lahat ng kanilang mga t-shirt, mga ginagamit nila sa rally ay galing sa kanilang sariling bulsa. Kaya makikita natin yung pagmamahal ng tao kay Lenny Robredo. Ang mga pangako, ayan, napakaganda, no? Kaya bukas, I hope na mapili natin ang tamang magiging leader natin. Ako, ang pinili ko talaga ay ang good heart, no? Good moral. And of course, with the mission, no? At yung nakikita ang vision. Visionary. Kasi pag visionary, alam niya, nakikita niya yung malaking picture. At alam niya na tayo, kung paano niya tayo
dadalhin doon. Okay, so thank you so much and I hope na marami kayong nakuhang information dito sa aking video. And I hope tomorrow we go pink. Okay, so thank you so much at good luck sa inyong pagpili at I hope na mapipili natin ang tamang leader sa ating bansa. Okay, thank you.